We all want good service. Pero paano nga ba tayo makakapaglingkod sa ating kapwa ng buong puso? Let's find out from our series, Serve Like Jesus. Mula sa puso. We all want good service. We expect it from our family members, our government, and our friends. Para maging mahusay ang serbisyo, kailangan galing ito sa puso at hindi sa uso. Even though we want to be served well, do we also serve others well? To serve others well means applying the high-quality standard of service of Jesus. We can only do this if we are not separate from Him. So, serving from the heart is only possible when we first accept Jesus. Kapag nasa puso na natin si Jesus, ang tibok ng puso niya at tibok ng ating puso ay magiging isa. We would be one with Jesus in thought, word, and deed. Mangyayari ito kung tayo ay patuloy na nagbabasa ng kanyang salita at sinusunod natin ito. Pareho ba tayo ng tibok ng puso ni Jesus? Nagbubunga ba tayo ng magandang gawa? Kung hindi, baka nakaiwalay pa tayo sa puno. Pero kung nasa puso na natin si Kristo, magiging katulad natin siya sa pag-serve sa ibang tao. We will serve well. Remember, si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Let's pray. Lord, thank you because we can do well in loving and serving others for as long as we abide in you. Help me to know your voice through your word. In Jesus' name, amen. Memorize this verse. When you find it difficult to obey, recall and recite this verse every day as you face the mirror. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 1:15-5. We hope you'll join us again tomorrow as we continue with our series, Serve Like Jesus. Ako po si Eric Totanez. God bless you.